magandang umaga po, Miss Loribee. Isa po akong guro at may isang anak na din sa pagkadalaga. Nais ko po sanang ibahagi ang aking kwento para na din hindi pamarisan ng sinuman. Ganito ko po sisimulan ang lahat ng aking kwento. Masaya ako ng araw na yon dahil nga sa nakapagtapos na din ako sa wakas ng college. BSE kasi ang kinuha kong course. Dahil na din sa kahirapan sa buhay, di ko maiwasang kumapit na lang sa mas matanda sa akin. O mas mabuting sabihin po natin na tinanggap ko po ang alok ng isang kaibigan ng aking tatay. Dahil nga sa nais ko ding maabot ang aking pangarap. Ang totoo kasi, mahirap lang kami. At wala naman kaming pagkuhanan ng aking pang-tuition. Mahal din kasi ang tuition fee sa course na ito. Isang araw, naabutan ko si Ninong Albert at si Tatay. At kinausap ako nito't inaalok. Ninong ko din kasi si Albert. Isa itong principal sa eskwelahan. At palaging ito ang tumutulong sa amin. Lalo na kay Tatay. Kaya naman di maiwasan natanggihan. Lalo pat inalok nga ako nito. Dahil nga daw di sila nabiyayaan ng anak na mag-asawa ay kinausap ako nito at ako na may pumayag na sa alok ni Ninong. Masasabi kong matanda na din ito. 45 na siya at kahit na may edad na'y kikitaan pa din na gwapo ito. Kaya simula noon, si Ninong na ang nagpaaral sa akin hanggang sa makagraduate ako ng kolehiyo. At tinulungan din niya ako doon mismo sa eskwelahan na pinagtatrabahuan niya. Ako nagturo, kaya lingid sa kaalaman ng lahat kung ano ako sa buhay ni Ninong. At sa eskwelahang ding iyon, nagtuturo si Ninang. Mas matanda si Ninang kay Ninong, kaya siguro di na sila pwedeng magkaanak. Kaya naman, pagkatapos ko ng trabaho sa school, ay di na ako umuwi ng aming bahay. Dahil sinusundo ako ni Albert at gabi na niya akong inihahatid sa aming bahay. Gangsa magbunga ang aming kasunduan nito. At may basbas naman ng aking mga magulang iyon. At marami na din kasing naitulong si Albert sa pamilya namin. O dahil na din siguro sa nahihiya sila kay Albert, kaya di sila nagsasalita't tumutol pa kay Albert.
Kaya naman, nagkaanak kami. Nang dumating sa buhay namin, si Brian, lagi nang dumadalaw. Sa amin si Albert. Nagdadala ito ng kung ano-anong pasalubong para sa amin. Kaya naman, di ko na maiwasan. Magkaroon ako ng paghanga sa kanya. At ang akala ko'y pag magkaroon na siya ng anak, ay hihinto na din akong makipag-meet kay Albert. Pero nagkamali ako dahil di ko pala maturuan ang aking puso na kahit di pwede, di pa din may iwasan na magkita sa aming meeting place. Gangsa, may magpabot iyon kay Ninang. Kaya naman, si Ninang. Pinuntahan ako nito sa aking trabaho at gumawa ng eksena doon. Para akong basang sisiw ng mga oras na yon dahil sa madaming tao na nakapaligid. Nakikiyos-yoso, kaya naman napag-isip-isip ko na wag na akong pumunta't siputin si Albert. Kaya minisits ko na lang siya na di ako darating. Dahil wala din naman kaming magagawa. Lalo pa't principal ito sa aming pinagtatrabahuan. Sa una, di ito pumayag. Pero pinaliwanagan ko siyang mabuti. Kaya naman, sumang-ayon na lang ito na monthly magbibigay siya ng allowance kay Brian. Pero di pa din tumigil si Ninang. Gumawa pa ito ng paraan at tuluyan na akong mapaalis sa trabaho. Kaya naman, natambay ako ng mga ilang buwan sa bahay. Halos isang taon na din akong hindi nakikipagkumustahan kay Albert. At di na ako masyadong lumalabas ng aming bahay. Kaya naman may mga araw na naalala ko pa din si Albert. Isang araw iyon nang biglang dumating ang aking pinsan at nagpasama ito sa bayan. Kaya naman, sinamahan namin siya ni Brian para naman makapamasyal din ito. Kaya naman, kami naglibot-libot muna at nang mapagod na maglakad, pumunta kami sa loob ng restaurant. Doon kami nagtambay nang biglang may itinuro si Brian. Tinawag niya na Papa. Halos di ako makapagsalita ng mga oras na yon. Tinignan namin kung ano ang itinuturo ni Brian.
nakita namin si Albert. At pumunta ito sa aming kinaroroonan. Kaya ng araw na yon, nakapag-usap kaming dalawa nito. At sinabi nito sa akin na matagal nang wala si Ninang at nais niyang pumunta sa amin para daw dalawin si Brian. Kaya mula noon, lagi nang dumadalaw uli si Albert sa bahay. At di pa yon, tuluyan na din itong nanligaw sa akin. At inaya na bumukod na kami ng sarili naming bahay. Kaya naman ako'y di na din tumutol pa. Lalo pa't wala naman na kaming masasagasaang dalawa. Kaya naman ito ang aming kwento ni Brian na hindi ko makakalimutan.